Bali, dito, ulitin ko, no? Napakahalaga na maituro natin sa mga binabible study natin na immediately alam nila pag mamatay sila ang punta nila sa langit. Kailangan to kasi meron akong dalawang na-meet na missionary mismo. Under training na. Tapos sabi niya, di ba ang nanay ko namatay kasi gumagala pa yung kaluluwa? Ganun tipo. Hindi pa alam ng iba. Ano na yun, magsaserve na sa Lord. Kasi yung tinuturo, ibang verses, hindi diretso sa assurance sa pagmamatay immediately sa langit. Sabi ni Paul dito, no? Ang ibig ko'y pumano na sa buhay nito upang makapiling si Kristo. Tapos, talos o tiyak natin na kapag nasira ang tordang kinatahan natin ang ating katawan lupa, tayo may tahanan sa langit. Immediately, meron tayong tahanan sa langit. Hindi nasisira. Pagkatapos nun, pinaliwanag dito yung mga ilang mga verses na karaniwan natin yun, yung tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Ang tayo namamatay, pagkatandaan, o napatay ng ano. Sa spiritual, ang hanggan ng buhay natin, yung pakaranas tayo ng kamatayan. Pag may buhay na walang hanggan tayo, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Hindi tayo kailanpaman mahihiwalay sa Diyos. Okay. So, ginamit yon bilang paliwanag. Tapos, binabanggit din dito, pag isang tao, tunay na tupa, makikinig at sumusunod. Yun lang may pangakong buhay na walang hanggan. Sa madalang salita, pag mayroon isang tao nagsasabing, ah, papunta na ako sa langit, kahit kung gawin ko pa sa langit, total, pinatawad na lang ako, dire-diretso lang, hindi siya sumusunod. Walang karapatan ng buhay na walang hanggan yung hindi nakikita si Kristo sa buhay nila. Yung 1 John kinakote, sinulat ko sa inyo upang inyo malaman na kayo may buhay na walang hanggan. Pinangako, kaya nasa dulo na ng chapter yon. Kung babasahin ito, he who walks in Christ, he who says he abides in Christ, ought himself to walk as he walked. Kaya yung si Kristo nasa iyo, ang ibig sabihin nun, nakikita sa ugali. Ayun lang may karapatan ng buhay na walang hanggan. Kaya pag isang tao nagsabi, tinanggap si Jesus Christ, hanggat wala kang makitang pagbabago sa buhay niya, hindi mo pwedeng sabihin, grad, may buhay na walang hanggan ka. Ang pwede lang magkaroon ng karapatan, may buhay na walang hanggan, yung si Kristo, nasisimula na nakikita sa buhay niya. Tama? Ayun ang kinakailang bigyan natin din. Kasi katulad ko, ang panalangin ko noon, bago paggagawa ko sa total, pinatawad na lang, gagawin ko na itong kasalanan ito, tapos hindi akong tawad. Eh mali, abuso. Hindi yun ang dahilan kung bakit binigay yung pangako sa Biblia. Okay ba? Tapos ito, meron tungkol sa pinatawad ka na ng buhay na walang hanggan, at ang resulta niya, gagawa ka ng mabuti. At tungkol sa pagpinatawad, may portion dito tungkol sa nilagay ng Diyos sa ating isip at puso ang kanyang kautusan. Katulad ko noon, nung pagkatanggap ko kay Kristo, napuna ako, bago ko gawin ng kasalanan, dadalawang isip na muna ako. Kasi nakasulat na sa isip ko eh. Kadalasan, hindi ko magagawa. Pero pag matigas pa rin ang ulo ko, gagawin ko, pag nagawa ko na, naisip ko pa rin, kasalanan ginawa mo. Kaya hindi na ako pwede magpatuloy. Kaya ulit, no? Ang bibigyan na natin assurance ng kaligtasan papunta sa langit, yung merong pagbabago sa buhay. Sapagat yung naligtas, itinakda niya na gumawa ng mabuti. Okay? Ngayon, pag-aabot dito, kung sakaling umabot at dito, ganitong gagawin ko. Kung sa Bible study na namin, kaya kunyari, kayong apat, sumama kayo, sa simula ng Bible study, ang gagawin ko lang, didiretso ko lang to. Pero sasabihin ko simula, may pag-aaral lang kami dito dahil nauna sila, isipin niyo muna si Jesus na sa buhay niyo. Mamaya sa dulo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na tanggapin si Kristo. Okay ba? So tanggapin niyo si Kristo. Kaya pagkatapos dito sa dulo, okay? Sasabihin ko, ingit na yung bagong sali sa Bible study. Sila, sa langit, gaganon, mga ilang beses nilang ulitin yon. So gusto niyo rin ba makatiyak? O kung gusto niyo makatiyak, nandito sa first page, second, likod ng cover, kung paano matiyak, naligtas ka na. Ganito ang gagawin natin. Okay? Kayo mga, partner kayo. Kayo, papaliwanag nyo sa mga kasama natin dito itong part nito. Okay? Sige, grupo-grupo tayo. Tanda po na nyo? O, tuwing may bago, pwedeng ang nagtatapos, yung mga natututo na mag-share. So, ang advantage yan, mabilis paglago. Di ba? Hindi lang sila mag-atak. Pag walang Bible study, magkano ginagawa. Each time, babasahin nila yung kaibigan nila kung makalat ang mabuting balita. Parang katulad nung Samaritana, bagong tanggap ng Jesus, sabi niya, darating ang Kristo, ako ngayon, sabi ni Jesus. Takbo kagad siya, iniwanan yung banga.
Tapos, sabi, tignan nyo, yung lalaking nagsabi ng lahat ng bagay tungkol sa akin, sinera niya kagad. Tapos later sabi na, hindi na kami naniniwala dahil sa sinabi mo, kundi siya mismo narinig namin. So naniniwala din sila dahil sinabi ng Samaritana. Sandaling pag-uusap nila ni Jesus, tumanggap. Kaya, natutunan ko na hanggat maaari, itulak mo yung bagong tanggap kay Kristo na mag-share ka agad. Sa gayong paraan, lalagula sila. Pag nag-share sila, nauulit. Makikintil sa kanilang puso yung sinashare nila. I-increase ang conviction nila. Magte-take sila ng stand for Christ. Mas lalago sila. Mas mabilis ang growth ng cell group. Kaya nyo? Okay, tuloy natin. So, next lesson yan, pagkatapos ng assurance ng salvation, matitiyak mong papunta ka sa langit. Ito naman, sinasagot dito, yung issue ng, yung sabi din sa, ano, ang ilay umabuso sa biyaya. Tutal, pinatawad na rin lang. Gagawin ko na ang kasalanan ito. Ang iba naman ay walang lakas bumalik. Meron akong nabalitaan na isang pastor daw dati, ayaw na niya bumalik kasi sa tingin niya, nagawa niya yung kasalanang hindi mapapatawad. Sabi niya, no? Hindi ko na ako siguro matatanggap ng Diyos sa nagawa kong kasalanan. Eh, paano mo sila matutulungan? Dito sa passage na ito, discussing Hebrews chapter 10, yung controversial passage. Okay? Tapos may mga tanong dito para ano, para sa mga bagay na yun. Ngayon, ito, itong portion na to, kung mapupunan nyo, J5B. Para ma-accomplish yung J5 na objective, merong additional. Ngayon, optional ngayon to. Pag-lead kayo ng Lord na tingin nyo parang bitin pa yung assurance ng salvation, o kaya naabuso yung assurance sa salvation, pwede nyo i-go through as follow-up Bible study to. Otherwise, pwede nang ituloy yun sa next lesson. Okay? Ngayon, ano mga highlight lang dito? Ang taong may karapatan lang na magsabing papunta siya sa langit, hindi siya sadyaan patuloy na nagkakasala. Kasi pag gagawin niya doon at nahatulan siya ng Diyos, ang mga asahan niya, yung nakakapangilabot na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kung babasahin niyo maiging Hebrews 10, yung mga katangian na mga taong kausap doon, sila'y tinatawag na mga santo, tapos na yung ginawa ni Jesus, pinaganap na, natapos na ang kailangan niyang gawin para sa kabayaran ng kasalanan, tapos patuloy nilalagay sa puso nila yung kautosan ng Diyos, tapos tinawag silang matuwid, pero binigyan ng babala doon. Eh, ang ibig sabihin nun, porque isang tao ang sabi, ah, tinanggap ko na si Kristo, kahit anong gawin ko, dapat tatakutin nyo. Sabi sa Bible, warn the unruly, encourage the faint-hearted. Ang problema, nangyari sa akin noon, tutal, tinanggap na si Kristo, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Yung isang ang nabalitan ko eh, sabi niya, dati pagturuan ko, ngayon tinanggap na si Kristo, kahit pumatay ka, ligtas ka na. Eh sabi sa Bible, ang mamamatay tao, walang bahagi sa karan ng Diyos. Dadagat-dagat ang apoy. Pero ganun na nangyari sa assurance kasi maling balance. Okay? Nung si Kristo ganito, nung si Kristo namatay sa cross, binayaran niya, nakaraan, kasulukoy yung naharap. So kunyari, ito timeline yan, nandito si Jesus namatay, okay, tapos dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay, cover na lahat ng kasalanan, nakaraan, kasulukoy yung naharap. Tapos na kay Kristo, sabi, where there is forgiveness of sins, na kay Kristo ang kapatawan ng kasalanan. Kung tinanggap ko siya, nasa akin ang kapatawan ng kasalanan. Ang kailangan ko na lang gawin, ipahayag ko. Pag hindi ko pahayag, hindi ako papatawarin. Pag hindi ako magpatawad, hindi ako papatawarin. Bakit sinasabi ng iba na pinatawad ka na maging sa kasalanan hindi mo pa nagawa? Merong forgiveness na available kay Kristo. Kaya kinakailang appropriate mo yan by confession of sin at magpapatawad ka rin sa iba. Okay? Ayun ang balance. Ayun lang may karapatang assurance. So, dinasayin ko to kasi nakamit na ako ng mga ilang tao na naabuso yung biyaya na binigay ng Diyos. Pero sabi sa akin, June, may eternal security ka ba? Oo, sabi ko. Alam ko, napapunta ako sa langit. Nakasalanan yung kaligtasan ko, hindi sa akin, kundi sa katapatan na sinusunod ko. Pero sumusunod ako. Ayun, dapat natin tandaan. Hawak ako ni Kristo, pero ako'y tupa niya. Sumusunod ako. Walang tupang kumakagat dun sa pastor na may hawak sa kanila. Kaya walang sadyaang patuloy nagkakasala. Ang may karapatan lang, yung Kristo nakikihita sa kanilang buhay. Pag wala, tinatakot. Winawarningan. Pag natatakot lumapit, encourage it. Okay? Kita iba. Pero sa lahat, maging patient tayo. Pag iba nagkakasala, nangihina, tutulungan papalakasin natin sila. Kailangan nilang kapangyarihan. Malino ba? Okay. Ngayon, next session dito, tungkol sa maganda ang naidulot ng pagdurusa ni Jesus. Dito sa portion na to, minsan merong isang kasama ko naglead ng Bible study.
tinanong yung mga kasama niya sa grupo. Tapos sa pagtanong sa kasama sa grupo, ano ang pinakamatinding pagdurusa mo sa isip at damdamin? Yung isa, yung tatay ko kasi umalis sa bahay, nag-iyakan silang ganon. Isa sa good time of bonding na malalaman mo yung binabible study mo kung anong kalagayan niya. And isa pa tanong dito, may pinakanakakahiyang ba nangyari sa'yo? Tapos binanggit dyan yung tungkol sa si Yesu Cristo na, sabi dyan, no? Nang ipako si Jesus, kinuha ang mga sundalo ang kanyang kasuotan, damit na panlabas at pinaghati-hati sa apat. Kinuha nila ang kanyang tunika, damit panloob. Kung kinuha nila ang damit panlabas sa panloob, ano ang natira sa katawan ni Jesus? Sagutin niyo ako. Wala. Kaya si Jesus pinako, hubot-hubad. May nakita ba kayong crucifix na yung nakapako, hubot-hubad? Wala. May lampin. May lampin, no? Noon, hindi gumagawa ng lampin. Okay? Pero si Jesus talaga nakakahiya, sagad-sagaran nakakahiya, nangyari sa kanya. Okay? Yung isa tinanong ko, sino sa inyo nakaranas na hinubuan kayo? May isang tumaas, yung bakla. Yung, siguro, ganun nangyari sa kanya. Nakakahiya nangyari, at doon nagsimula yung series ng pagiging bakla niya. Si Jesus, walang pinaka-nakakahiya nangyari sa buhay ng tao na hindi kasagad-sagaran nangyari kay Jesus. Okay? Ito pang isang tanong dito. Ano pinakamasakit na naramdaman mo sa katawan? Tapos may portion dito na sinasabi nung si Kristo, inako niya lahat ng sakit dun sa krus. Ganito nangyari. Nung si Kristo nasa krus, siya yung naging kasalanan. Lahat ng kasalanan natin, inako niya. Dahil doon yung resulta ng kasalanan natin, na una, spiritual na pagkahiwalay si Diyos, naranasan niya. Kaya sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Physical na kamatayan, namatay siya. Pero ang isa pa nangyari, inako niya ang lahat ng sakit. Paano posible yun? Nung bago siya napako sa krus, ano ginawa sa kanya? Bubog siya, bubog sarado. So, sabi sa Biblia, by stripes we are healed. Yung word na stripe, pinag-aralan ko sa original language, yung latay. Kunyari, may suntok ka dito, namumuo yung dugo sa loob, ayun yung latay. So, in other words, internally, sa loob ng katawan niya, naranasan yung result ng kasalanan natin, may nabuong dugo sa buong katawan niya. Ano yung mga sakit? Sakit sa loob. Diba? Pangalawa, nilati ko siya. Napanood yung The Passion of the Christ. Yung sa The Passion of the Christ, pinaka-close sa mga palabas ni Kristo. Kaya lang di pang mabot sa ayon sa research. Yung pagkalati ko sa kanyang ganyan, dun sa actual na sabi ng mga medical experts, sa lati kong ganyan, pag sobrang lati ko, lumalaylay na yung mga balat dito. Tapos pag lati ko, kahit saan tamaan, walang pinipili yun, kaya pati dito, pati dumi, nakikita. Wasak-wasak yun. Ganun nangyari. Hindi, wala pa yung The Passion of the Christ. Nakalaylay yan, pati dumi dito, kita. So, bubog sarado. Bakit tabi-tabi yung bubog? Kasi sabi niya, all my bones were out of joint. Kaya pag sinuntok siya ganun, baka tabi yung panganyang ganyan. Kaya walang, distorted ang mukha niya ganyan. Bubog sarado, nilagay mga korona tinik. Tapos kinuha yung bambo, pinagpupukpok. Ang tense doon, pinagpupukpok. Kaya you can expect na yung sa pagkapako niya dito, ng corona tinik, pinakamadugong party dito, nagdudugo talaga yan. Tapos yung pinako siya, nabanggit ko nga kanina, dito. Kaya about paghinga niya ganyan, magaspang yung kahoy. Ang sabi, puno ang pinagpakuan, malamang bagong tapyas sa puno yun. Bawat hinga niya ganun, bawat pagkilos niya pasakit ng pasakit. Merong tetano, may traumatic fever, merong pulikat. Yung pulikat, diba? Pag lumalangoy ka, sakit. May tumataas yun. Pagkilos niya ganun, pasakit ng pasakit. Until finally, nakawento ko nga sa inyo kanina, pumutok yung puso niya sa cardiac rupture. Ayan ang nangyari sa kanya physically. Ngayon, ang isa pang mangyari, dinuruan siya ng marami. Ayon sa nabasa ko, mga 400 to 600 daw ang soldiers na dumura sa kanya. Ang pinakamaruming part daw sa katawan natin, bibig. Dura ng ganon. Daming dura dyan. Kaya kasi napandirihan siya eh. Halos hindi makakailan. Nauumay. Ang sabi nga sa Biblia, nauumay yung mga ano, yung I'm a worm. Parang nakakita ba kayo ng isang hype na sa gasaan, tapos inuud na. Opo, indag ka. Ang gano'n, yak, diba? Gano'n na, dinuraan siya. Yung snail na walang shell. Oo, gano'n. Tapos kumbaga saan, sa buong katawan niyang ganyan, na dinuraan, kaya lahat ng infeksyon, pumunta sa buong katawan niya. Kaya sabi, he took our diseases and our pains. All my bones are out of joint. Meron ba kayong may joint problem? Naranasan niya yan. Hindi lang siya nabaklian, kasi fulfillment sa prophecy. Pero lahat ng physical na pwede mangyari, inako ni Kristo dun sa krus. Ngayon, nung isang binabanggit ko sa isang tao yan, sabi niya, ay yun,
nawala na yung sakit sa ulo ko. Okay? Kaya pag ako nagpa-pray, yung isang leader sabi ko, kuya, nabalita ko, nahihilo ka daw. Tumawa ko ngayon. O nga eh. Yung text ko muna pala siya. Sabi ko, palagay mo mag-glorify ang God kung ikaw gagaling. Oh, paano nalaman? Sabi niya, kasi nagpapakita na makonsern siya sa servant niya. Mahal niya ako. Pagkabasa ko ngayon, nakita ko merong faith. Tinawagan ko sa telepono, kuya, papanalangin kita. Panginoon, salamat po. Inakon niyo na po ang sakit ito ni kuya. Kasangalan sus, anuman dahilan kung bakit may sakit na mayroong vertigo si kuya, inutusan ko, vertigo, alis ka dyan ngayon. Sabi ko ganun. Tapos, ako mo sa kuya, okay na. Sige kaya, babay. Sayang yung ano, 1 minute eh. Pagkatago, sabi ko, baka nahiya lang. Sabi ko, Lord, nilagay ko sa prayer request ko, I trust you na within 24 hours, mababalitaan ko, gumaling na. After 24 hours, nag-text ako sa kanya, sabi niya, wala na daw. Nung later nagkausap kami, paranganin pa ako, sabi ko, kumusta? Sabi niya, Juno, actually, sabi sa akin doktor, mga 3 days ako mag-rest. First day pa lang yun, nung natawagan mo ako, the following day, wala na yung sakit ko. Okay, bakit? Kasi, faith dun sa ginawa ni Jesus Christ. Ayun ang ibig sabihin, in Jesus' name. Kaya masasabi na, sakit kumalis ka sa ngalan Jesus. Kasi si Jesus, pinag-usapan niya yung sakit na dulot ng kasalanan. Ngayon, kumusta kayo? Meron bang sakit sa inyo? Siguro sa nanonood sa video na to, merong sakit sa katawan mo. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na ipanalangin mo yung kagalingan. Hawakan mo yung parte ng katawan mo na may sakit, o kaya kung maraming parte sa katawan may sakit, hawakan mo yung ulo mo, tapos sumunod ka sa pagpanalangin. Panalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po na lahat ng sakit, kasama nararamdaman ko ngayon, pinagdusa mo na sa krus. At dahil doon, Panginoon, alam ko wala nang karapatan ang sakit dito. Basta napahayag ko ng kasalanan ko. Kasi ng alam, Jesus, sakit, intusan kita. Alis ngayon. Sa alam, Jesus. Amen. Okay. So, doon sa portion ng Bible study dito, binibigyan ko ng pagkakataon yung mga tao na mag-pray for healing. Kaya immediately, sa 6th week pa lang, meron ng prayer for healing. Ngayon, what if may bagong hindi tumanggap? Tuloy ko lang yung Bible study. Pag nag-testify ng iba gumagaling, may additional testimony sa mga baguhan. Minsan, ang maganda pa ganito. Gusto kong pinapanalangin yung hindi pa tumanggap. Alam niyo kung bakit? Sabi sa Mark 16, preach the gospel to all creation. This sign shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick and they shall get well. Naobserbahan ko nga, mas mabilis gumaling yung hindi pa tumanggap. Kasi gusto ng Lord na maligtas. Kaya nagtitestify ang Lord. Pag nagtestify ang Lord, mas mabilis nang tumanggap. Okay? Sa Sunday, sa training natin, papakita ko sa inyo na kung paano gagamitin yung katotohanan to para mas effective ang evangelism natin. Okay? Tapos ito pa, palagi kang kasama ng Diyos. At tapos ito, sa dulo niyan, merong nire-refer na nagdusa si Jesus para sa atin. Okay? Karamihan sa dinescribe ko tungkol sa experience ni Jesus Christ sa cross, nandito yan. So, ang gagawin lang bale sa Bible study, babasahin ko lang sa grupo. Tapos, sa bandang ilalim, meron siyang critical na portion dito. Sabi diyan, panalangin. Panginoong Sus, babasahin ko ha. Dahil sa ginawa mo para sa akin, ikaw na po maghari sa buhay ko. Ang aking katawan, mga pag-aari, mga pagnanasa at mga pangarap ay sa iyo na. Upang magamit mo ako sa kabutihan ng iba, patuloy ako magbabasa ng Biblia, mananalangin at sasama sa isang bahay dalanginan. Kung may maling magawa sa akin ang sinuman sa kanila, tatanggapin ko siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Okay? Tatanggandaan ko na pinapahintulot ng Diyos ang lahat para kami ay matulad sa iyo. Dahil alam ko na ang grupong iyon ay makatutulong sa akin at sa ibang tao, tutulong ako sa mga gawain nila. Sa kakayahang binibigay mo, papagamit ako sa iyo upang iba'y maligtas, gumaling, lumaya at magbalik loob sa iyo. Okay? Mali na ba? Ngayon, kung mapupunan nyo, ano ang mga objectives sa prayer na yan? Pinaliwanag sa mga simula, yung mga mahalagang si Kristo, siya'y makasalanan, si Kristo'y namatay, inilibing at buling nabuhay. Yung center ng gospel at tiyak na siyang papunta sa langit. Motivation yung katiyakan niya na papunta siya sa langit, kaya yung ginawa ni Kristo para mag-surrender siya ng buong buhay niya sa Diyos. Kaya dito sa prayer, mayroon pagsuko ng buong buhay sa Diyos. Mayroon mga tao na sasabing suko sila ng buong buhay nila sa Diyos pag sumama sa grupo at mayroon sa grupo na medyo na-offend siya. Na-offend ako sa kanya. Ayoko nang sumupot dyan. Kaya ang magandang challenge dyan, i-challenge sila mag-commit hindi lang sa Lord, hindi lang magbasa ng Bible mag-isa, kundi mag-commit din siya na kahit ma-offend ako sa kapatid ko, tatanggapin ko siya tulad ng pagtanggap sa akin ng Diyos.
At dahil doon, kahit ganun, babalik pa rin ako. Nakuha nyo? So, ayun ang kinakailangan commitment na mangyari early sa Christian life. Para hindi yung nagagather natin sa Bible study, mababawa ang mga commitment nila sa Christian life. Mali na ba? Okay? Ngayon, pagkatapos nyan, challenge sila for a 10-week Bible study. Pero bago 10-week Bible study, dito sa portion na to, sorry ha, review natin. Sa ikalimang linggo, ito nga yung assurance of salvation ang gusto natin bigyan din. Ika-anim, ina-emphasize yung death of Jesus Christ. Tapos sa ika-pito, ito meron yung seminar na itong librong yan, ito yung weekend suggestion ko na one-day seminar na kung saan hatakin nyo kaagad sila. Pag naging regular na yung process ng ito, malamang mangyari ito, mga weekenders. So pag merong halimbawa, kunyari sa cooperative na iba-ibang set ng tao dumarating, pag naging full blast na yon, pag gumamit halimbawa itong materials na ito, kung halimbawa ako magpapalakad, ang mangyari, every week, meron na go through sa deliverance, personal deliverance of sin. How? Ang ginagawa dito, ginagamit yung Ten Commandments para ma-insure natin na talaga tinatalikdan nila lahat ng kasalanan nila. At kung sakali may umabot pa hanggang doon sa lesson na yun, na hindi pa tiyak, napapunta sa lang, o biglang may hinatak yung kaibigan niya, pwedeng patanggapin. Ang isang gusto kong consideran nyo dito, yung sa deliverance normally, I write to you, young man, because you have overcome the wicked one. Paano nila maka-overcome ang wicked one? By the word of God, tapos, alam din nila yung mga kasalanan na dapat nilang talikdan. Yung Ten Commandments, marami doon na nabaviolate ng mga Christians. Halimbawa, yung issue tungkol sa sexuality. Mga Christians, nililibin pa yung mga minsan. Yung iba, nag-kissing, petting. So, doon sa mga issues na yon, yung mga boundaries ng relationship sa opposite sex, nakalagay dyan. Yung issue ng tungkol sa divorce, nandyan. Yung issue ng mga cults and occults, lahat nung nandyan, preferred ko na gawin sa one day. Bakit? Kasi pag merong isang demonyo na kumikilos para yung isang kasalanan, patuloy na gawin sa tao, pag palayasin yon, meron pa natirang iba, magtatawag yung natira na maghatak pa ng iba. So kinakailang, one day, linisin yon. Kaya dito, merong period ng confession, ito, labas siya na. Merong patnubay sa pagpapahayag ng kasalanan. Ito, checklist to, meron siyang 8 pages ng listahan ng mga kasalanan. Ang basis ng going through the Ten Commandments, bawat time na yan, may mga lessons dito, may PowerPoint presentation ako. O kaya, isa sa notes nyo rin, yung, ito, magpakalakas sa Panginoon, part 2. Ito, pwedeng dalawang option. Kung wala kayong PowerPoint, pwedeng gawin dito, may mga lessons dito, na pwedeng i-go through sa retreat. Same format din siya, isa-isa yun sa Ten Commandments. At malaman ng tao na na-violate niya. Ang epekto niyan, may mga pagbabago sa buhay nila. Halimbawa, yung isang pastor, sabi niya, ngayon, nag-checkan na kami sa yung isang church ni Pastor Joy. Talagang yung mga member, talagang quality. Pag nag-gather yung mga churches dun sa denomination na yon, ang mangyari, yung mga member nila talagang nag-stand out dun sa grupo. Kasi talagang lumalalim sila sa Panginoon. Ang isa nakatulong sa kanila, going through the Ten Commandments para hindi maging sinful ang Christian life. Naabuso kasi, we are not saved by obeying the Ten Commandments. Kaya lang, the law is good, one uses it lawfully. And I believe a lawful use of the law is how to overcome Satan. Ngayon, ang tanong, kailan binibigay ito? Ang katangian ng young man na overcome yung wicked one. Some of them na overcome wicked one bagong tanggap pa lang. Kaya meron halimbawa yung mga demon possessed na overcome nila wicked one after no, makikita mo transformation sa life nila. Magturo ka sa prison, ang bilis ng pagbabago. Magturo ka sa isang ordinaryong estudyante, minsan matagal kasi mabait naman siya. Pero ang common na kinakailangan yan bago maging yan man yan, dapat ma-overcome si Satan. That means, yung mga lessons so far na tinuro ko sa inyo, pwede yan kahit anong spiritual age niya. Nakuha nyo? Hanggang sa overcoming the wicked one. Amen? Okay. Ngayon, so, later na lang sa ibang video nyo makikita kung paano bali sa ngayon, sa kapitong linggo, yung suggestion nga, katulad na banggit ko, dadalhin nyo sa isang weekend retreat na kung saan madideliver sila sa bandages nila. Yung mga iba tawag nila EGR, Encounter God Retreat, yung iba bandage breaker. Ako ang preferred ko dahil meron akong libro, ito nga yung libro, na ito yung lesson nito tungo sa pagbabago ibibigay.
During that time, kung mayroon pang hindi talaga naintindihan ng salvation, mag-guilty na sila sa kasalanan nila, tumanggap sila. Even during that time, pwede pa rin mag-atak ng bago. Kasi papaliwanag yung lodo, mag-guilty yung mga nakikinig na sinner siya, papatanggapin. Pwede yung humabot. Okay? Pagkatapos na nun, yung mga tumanggap, challenge siya sa 10-week na Bible study. Itong gagamitin. I write to you, fathers, because you know... I write to you, children, because you know the Father. So ito para makilala ang Ama. Para makilala ang Ama, mayroon mga lessons dyan at go through natin yung ilan. Okay? Sa Hebrews 6, anong sabi doon? Yung elementary teachings, one of them, eternal judgment and resurrection from the dead. Kaya dapat matuturo na kagad yun. Elementary teaching lang yun. Kaya dito tinuturo. Ngayon ang binigyan kong din dito, maraming pwedeng ituro tungkol dyan. Positivity kung ano na yan. Mas prefer ko yung turo, yung makakapag-excite toward godliness. Ano yun? Ang binigyan kong din dito, sabi dyan, no? Yung sabi kasi sa 1 John, little children, abide in Him so that when He appears, you shall not be ashamed at His coming. So, importante, maging handa yung mga tinuturuan natin, little child parang, sa pagdating ni Jesus Christ, hindi siya mahiya. So, kinakailangan matuto mag-abide. Anyone who has this hope fixed in Him purifies himself. So, gusto natin maging pure ang life niya. Paano? Para ang isang motivation, mag-focus dun sa pagdating ni Jesus Christ, makita niya magiging katulad niya tayo, nakakapag-purify, makakapaganda sa langit. Okay? Kaya dito yung resurrection. Dito masasagot yung tanong ng iba na, kung papunta ka agad sa langit, di ba mayroon huling paghukumpa? O dito matidistinguish yun. Nang bali, essentially yung binabanggit dito, na yung rapture na darating agawin tayong kasama nila, makakasama natin Panginoon. And it seems to me, at hindi naman contradiction ng mga iba-ibang Christians dito, na after ma-rapture tayo, yung mga patay na nasa langit, ganito kasi yan eh, yung mga tumanggap kay Jesus Christ immediately, no time na, pero pag isang tao tumanggap, nagtitiwala sa Diyos, sa Old Testament, lahat pumupunta sila sa Sheol, the place of the dead. Lahat yan. Kaya lang sa Sheol, sabi ni Jesus Christ, merong dalawang places yan. Merong place on torment, yung rich man, may place na comfort, may tubig doon, na mamahinga, yung Abraham's busog. Ang tawag doon, paradise. So, lahat ng namamatay doon, pumupunta sa Sheol, pababa, lahat. Kaya lang, merong separate places sila. Kung si Jesus Christ, he descended to the lowest part, he led captivity captive. Yung captive doon sa, hindi makaalis-alis doon sa paradise, sinama niya, after preaching to the spirits in prison, dinala niya sa third heaven. Kaya ngayon, pag namamatay, sabi ni Paul, I know of a man who in the body, out of the blood, but such a man was caught to paradise, to the third heaven. Kaya pag namamatay, saan pupunta? Sa langit. Pero nandun na sa langit yung kaluluwa ng mga tao. Pag dumating si Jesus Christ, yung sabi sa mga, God will bring with Him, bababa yan. Sasama, kunyari, ito yung mga namatay na, nanay ko, tatay ko, tumanggap yan. Kung dumating si Jesus Christ ngayon, dadaling ng God with Jesus Christ. Tapos, ang mangyari, those who are dead in Christ shall rise first. Then, we who are alive, tayo, biglang mag-change ang body natin. Ang body, hindi na mamatay, hindi nagkakasala, shall be caught up together with them to meet in the Lord in the air. Tapos, dun sa time na yon, ang opinion ng maraming Christians, at wala na makikita conviction dito sa ibang mga Christians, na dun, maka-experience ng judgment. Dun sa judgment, susubukan yung mga ginawa kung masusunog o hindi. Sabi ni Paul, I'm not conscious of anything against myself, yet I'm not by this acquitted, but one who examines me is the Lord. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait till the Lord comes, He will bring to light the things hidden in darkness, and disclose the motives of man's heart. So, susubukin yung mga works natin, we shall be judged for every idle word that we say, pati motive natin, at pati ginawa natin. Pero dahil nandun na tayo sa langit, ligtas na tayo, judge tayo kung madedetermine kung ano ang position natin sa langit, we shall receive a reward. So dito sa lesson na to, binibigyan din, hindi naman ganun kadetalye, pero ayun ang purpose nito, ma-motivate. Kaya by the end of the time, pag sinabi niya na, ito summary, pakabasa lang sabay-sabay sa amin, sa pagbabalik ni Jesus. Sabi niya, sa pagbabalik ni Jesus, ang mga nasa langit ay mabubuhay tulad nila, ang mga buhay na nanalig sa kanya magkakaroon ng bagong katawang maganda at malakas at di nasisira, mamamatay ni nagkakasala. Sasalubungin natin lahat sa papawirin ng Panginoon, susubukin ang mga gawa natin, upang mahayag ang motibo ng bawat isa at upang magantimpalaan ang gawang may mabuting motibo. Pagkatapos, wala hanggang natin siyang makakasama. Okay?
after ma-convince ito, ito yung pinaka-center theme ng lesson na to. Sa panandulo, binabanggit na ganito. Makinig kayo. Pagdating sa langit, sabi ni Paul, "Who is our joy, our crown of exaltation? Is it not even you in the presence of the Lord at His coming?" So kunyari, kayo na-sharean ko. Ako si Paul, kayo sa mga Corinthians. Pagdating sa langit, pag nakita ko kayo doon, sabihin ko, tumuntua ako. You will be our joy. Okay? Our crown of exaltation, tumuntua ako. Pag makikita ko yun doon sa langit. Tapos nag-end dito na, gusto mo bang magkaroon ng mga taong ganon? Hatakin mo yung kaibigan mo. Kasi first, kahit na baptismal class yan, pwede pa rin sila maghatak ng mga non-Christian para ma-meet mo. In other words, kahit na may regular Bible study ka lang, pwede may constant na trickle na mga taong sumasama. One possibility na pag-pray nyo, halimbawa yung sa 13 sa cooperative, ang possible na mag-gather sila sa isang place ng ganyan, kasi mga mothers doon, normal dumarating eh. Kaya lang minsan hindi natin naman nabibigyan ng allowance na makapag-attack sila para may penisyeran. Normally sila rin lang. Pero pag 30 lang, limited ng space. Pero pag meron tayong bigger place, di mo, each time na merong meeting, nag-attack sila. So gagawa lang tayong system na may constant na pinapatanggap. Kung mapupunan nyo, up to this lesson, dahil evangelist ako, palaging ina-encourage ko kagad yung bagong tanggap na mag-attack ka. Okay? Kasi this teaching without evangelism, discipleship without evangelism, poor na discipleship yun. Evangelism without discipleship, poor evangelism yun. Kasi palaging magkasama yun. Ako nyo, clear ba? Next lesson, manatili kay Kristo. Ito, merong paniwala yung iba, overview ulit, na pag ikaw ay sangang naputol, pag ikaw branch ka, naputol ka, pwede mo wala kaligtasan mo. Dito, may portion din. Gusto kong punayin yung portion na yan. Verse 2, sabi dyan, no? Kinukuha niya mula sa lupa, inilalapit sa puno ang bawat sangang sa akin, ngunit hindi namumunga. Ito nakuha ko kay Bruce Wilkinson, na may nakita daw siyang isang, sino sa inyo nakabasa ng Secrets of the Vine? Okay. Si Bruce Wilkinson? Ang maganda kay Bruce Wilkinson, may namit siya na isang farmer. Sabi niya ganito, pag meron daw isang sanga, hindi nag-abide sa branch, siyempre, pupunta sa lupang yan. Pupunta sa lupa, eh, siyempre, dito tutubo yung ano eh, hindi mamumunga yan. Kaya ang ginagawa niya, sa NIV, he cuts off, pinuputol. Kaya lang, doon lang translate na cut off yon. Sa ibang pagkakataon, rise up, in the name of Jesus Christ, yung he took the pallet, tinataas. Kaya ang ginagawa, nasa lupa yung sanga, yung gardener, tataas niya yan, tatali sa puno, kaya pupulupot. Para pwede na mamunga. Okay? So, isa yon. Tapos, meron pang binanggit dito na puputulin. Yung salita naman na puputulin dito, ang hindi kailan, ito din, isa portion na verse 9, ang hindi kailan man nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo. Yung word na ginamit doon, hindi present tense, kundi yung tinatawag na aorist tense. Ibig sabihin, at any point of time, hindi pa siya nanatili sa sanga, itatapon. Kaya hindi ebidensya yun na pwedeng putulin, mawawalan ng kaligtasan. Okay? Rather, may other passages na maaaring pag-usapan, no? Pero dito sa John 15 is not an evidence na pwedeng mawala ang kaligtasan. May mga other lessons na matututunan dito. Okay? Thank you sa pupipili itong magising sa aking pagtuturo. Na-summarize lang dyan, depositan summary, upang masagot ang iyong dalangin at magkaroon ng lubos na kagalakan, manatili ka kay Kristo, makinig at sumunod sa Kanya, lalo na sa utos niyang mahalin mo ang isang Kristiyano at ang ibang mga Kristiyano tulad ng pagmamahal niya sa iyo. So, yung second lesson. Tapos sa knowing the Father, so for review, no? Ito yung ginagamit ng baptismal class. Okay? So, una dyan, tapos sa rapture. Tapos sa susunod na linggo, ito naman ang topic, tapos abiding in the vine. Ang susunod na topic dyan, tungkol sa kung paano magkaroon ng victory sa kasalanan. Sabi natin, pag unruly, warn. If you go on sinning willfully after knowing the truth, ang na-expect mo lang, hell. Warning. Bago, matatanggap ba ako ng Diyos? Encouragement. Encourage sa pain hatred. Gusto kong naman gawin, kaya hindi ko magawa. Ayaw kong gawin, ginagawa ko. Kaya ito, yung
Susunod na lesson, huwag ka magkasala. Diniscuss yung Romans chapter 6. Napatay ka na sa kasalanan. Okay? Pag ginugo through ko dito, ang binibigyan ko din, parang story ng Romeo and Juliet. Meron akong revised Romeo and Juliet. Ang pangalan ng lalaki, si yung imbabae, ano, ako. Ako ah, parang ay ko. Ah, basta ako. Ang pangalan ngayon ng asawa niyang una, si kasalanan. Tapos, dahil magkasawa sila, ayon sa kautosan, hindi niya pwedeng hiwalayan, bagamat masama si kasalanan. Ngayon nagkataon, merong na-inlove kay ako. Ang pangalan niya si Kristo. Kaya lang, hindi sila pwedeng pakasal. Kasi kasal si ako kay kasalanan. May naisip na solusyon yung kanyang ama. Nag-invento yung ama ng isang alak, ininom ni ako, tsaka ni Kristo, pagkainom nila, namatay sila. Pagkamatay nila, putol na ang relasyon ni ako sa kasalanan. Tapos kaya lang sa on the third day, nabuhay silang muli. Nagpakasal sila. Okay, ngayon, ganun ang sitwasyon ng mga Christian, di ba? Si Jesus Christ pinaba sa krus, namatay siya sa kasalanan. Pero tayo kasama namatay na. Nung nilibing siya, tapos muli siya nabuhay, nabuhay tayong kasama niya. Patay na tayo sa kasalanan. Kaya lang, yung asawa ni ako, buhay pa. Eh, dahil nakagawa niya sunod-sunod, minsan napapasunod siya. Kailangan pa ba? Hindi na, kasi namatay na siya sa kasalanan. So, ganun lang, kinakailangan turingin niya na patay siya sa kasalanan. Kaya sabi niya, sige, patay na ako sa'yo. Kaya sige, sama ako sa'yo. Ayun ang problema namang iba. Hindi binibigay yung katawan as instrument of righteousness. Maging instrument of sin. So, para magkaroon ng victory sa kasalanan, kunyari, ang problema ko, may isang illustration dito pagmumura. Pero baguhin na natin, for the sake na ano, nandito naman yun. Kunyari, ang problema ko, yung lust. Pag manood ako ng TV, minsan mayroong, pag napanood ko yan, napapatingin ako. Okay? So, ang nagkakasala? Mata. Pag kita kong ganyan, sabi ko, Panginoon, salamat po, patay na ako sa kasalanan ito. Opo, Panginoon, patay na talaga ako. Oo. So, ang problema, patay na nga ako sa kasalanan, pinaniwala ako, kaya lang, binigay ko yung mata ko as instrument of unrighteousness. Kinakailangan, bibigay ko yung mata ko as instrument of righteousness. So, ano kong pwedeng gawin? Salamat po, Panginoon, patay na ako. Pinatay mo na lang, nilipat mo na lang. Minsan, paglipat mo, meron pa. Patay mo na lang. Gamitin mo yung mata mo, magbasa ka ng Bible. Okay? So, parang pinakaganda ng summary dito. Para magkaroon ng victory, consider yourself as dead to sin, do not give your bodies as instrument of righteousness. Na-observe ba mo kahit bago naman maintindihan and properly explain. Okay? Next lesson, yan, tungkol naman sa confession of sin. Tayo mga Christians, natutunan ko, tinuturo yung confession. Kaya lang, hindi masyadong ano, confess ka, mapatawad ka in lang. Actually, sa context ng 1 John, if you study it, sa buong context, ang advantage na ito. Basahin sabay-sabay. Mula ngayon. Okay? Mula ngayon. Mula ngayon. Ay, kung may ipapa. May ipaalam sa iyo. Na nagawa mo, hindi ka natutugod sa kanya. Ipahayag agad iyo sa kanya. Na iyon ay kasalanan. Pinatawad na at tatalikuran mo na. Sa ngayon, papatawarin at pinimising ka doon. Magkakaroon ng lubos na kagalakan sa paikisama mo sa Diyos at sa mga anak niya. Okay? So, ayun ang summary. Anong advantage pag mag-confess ang kasalanan? Hindi ka lang papatawarin sa kasalanan, kundi ano pa? Lugos na kagalakan. Lugos na kagalakan. Okay pang kagalakan mo. Tsaka ano pa nalatyo mo sa kapwa Kristiyano? Kaganda. Pag merong isang Kristiyano na hindi siya komportable sa church, tapos yung church naman spirit-filled, anong problema sa Kristiyano niya? Naglalakad ba siya sa katuwiran? Sakaras. Hindi, di ba? Pag may kaaway ka, tapos na natili kayo magkaaway, sino may problema dyan? Malamang pareho kayo. Kasi asik ko sa iyo pag ikaw okay eh. Pero at least merong isa dyan na hindi naglalakad sa katuwiran. Kaya kinakailangan checkin natin yun. Bakit hindi sumisipo sa Bible study o sa church yung member natin? Lord, meron ba problema sa amin? May problema sa kanya. Pag nag-walk in righteousness yan, we have fellowship with one another. Okay? Ayun ang sa 1 John. Yung next lesson natin. Wala kong kita. Yan. Tungkol sa... Okay, ang aking laruan. Tungkol sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit dito, ito yung natutunan ko lang sa Campus Crusade na be empowered by the Holy Spirit. Of course, binigyan ko yung allowance dito sa other side na pag hilingin mo mabuti, hindi pagkakait sa'yo. Mabuting pag hiniling mo ang Banal Spirito,
hindi ka bibigyan ng demonyo. Okay? Kaya pag yung sanay kayo ng gusto mo experience ng empowering by the Holy Spirit, healing the Holy Spirit, may control at that time, pwede dito irrespective of denomination. Tapos, if during this time, meron kayong specific na gusto mong ituro tungo sa attaining the power of the Holy Spirit, dito sa lesson na to. Okay? Next lesson, magpatawad ka. Ito, unique to sa mga materials na nakita ko kasi, na-observe ako yung pagpapatawad, hintayin pa yung mag-go through sa deliverance bago magpatawad. Kaya lang, minsan sa follow-up, meron nangangailangan na magpatawad sila bago pa umatin doon. Kaya meron lesson dito. Sa lahat ng lessons, nakita ko, isa sa mga importante lessons sa Christian life yung magpapatawad. Kasi pag hindi nagpatawad, papatatawarin ba ng Diyos? Hindi. Pag hindi nagpapatawad, tutorturin siya ng demonyo. Kaya bago matulog na yan, binabarit ng demonyo, ano, kaya hindi makatulog. Kaya napakalaga matutulog patawad. Itong special session, nagdalawa ako ng pages. Tapos during this time, bibigyan ng pagkakataon na ilista yung mga yung mga taong gumawa ng mali. Okay? Tapos, ito na lesson. Sunod na lesson dyan ay... So, ito ang natin doon ng ano, natin ng ito niya. So, next na. Okay. Ayan. So, ito naman, kilala niyo yung yan? Kailan yan? Ako yan. Kasi alam. Pero anyway, baka maaari. Parang nakaubad ka dyan, Pastor. Nag-swimming kami dyan. Kung mag-swimming, mayroong t-shirt. Sa swimming pool, pwede ba yun? Anyway, sa baptism, ito, normal na ginagamit yung we died with Christ, we were raised with Christ. Ito, applicable even dun sa ang view ng baptism. Common sa mga Christians, hindi yung burial, kundi cleansing. Okay? Dito pinapaliwan yung sign na nalinis ng conscience mo. Picture din ng baptism. Just as pag ilubog mo sa tubig ng ganyan, mawawala yung alikabo. In the same way, yung conscience mo na nalilinis sa masasamang bagay pag ikaw tumanggap kay Jesus Christ. So, it's a picture sa world na nangyari sa conscience mo. Ayun ang approach dito para literasin mo sa conscience. Tapos, susunod na ano, ito, hopefully, I will have time sa church nyo na i-demonstrate mo. Siguro gagawin namin sa isang meeting namin. Nag-Lord's Supper kami. When I learned, at gusto kong sama rin covenantation na natutunan ni Pastor John dito. Pero experience ko, nung nare-study ko itong Lord's Supper, ganitong nangyari. Do this into my remembrance, sabi ni Jesus Christ. Hindi niya sinabing, do this in remembrance of me. Hindi ba kayo nagtataka, ang pangit ng English na do this in remembrance of me. Diba? Pangit, no? Literally, sa Greek yon, do this into my remembrance. Gawin niyo to tungo sa aking pag-alala. So gawin niyo to para paalalahanan ako. Nakakalimot ba si Jesus Christ? Hindi. Pero bakit nire-remind natin siya sa promises? Nakalimutan ba niya yung promises niya? Hindi. Yung arc, yung ano, yung rainbow, sino pinapaalala ng rainbow? Si Noah, tsaka? Ang Diyos. So ganun din sa Lord's Supper. We are reminding the Lord, Lord, yung pangako niyong bumalik, bumalik ka na, come Lord Jesus. Kaya ang advantage ng pag-inawa ng Lord's Supper, it looks back, look back dun sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, looks to the present, because we examine ourselves, looks to the future, kasi nire-remind ang Lord dun sa promise niya na pagbabalik. Sabi ni Martin Luther, a Christian should live as if Christ died yesterday, rose again today, and is coming tomorrow. Ano ang palaging ginagawa ng mga alagad noon pagkatapos umalis si Jesus Christ? Dating ng Holy Spirit, daily, anong ginagawa nila? Sasama-sama. Sama-sama sa breaking of bread and prayer. Saan nila ginawa yon? House to house. So pag nagbe-break sila ng bread, dinner talaga yon. Tapos summer sa dinner, kukuha ng tinapay ng ganon, tapos yun ang proper sign, mare-remind. Pag may nang Christian, sasabihin, pag ginagawa pala namin to, kasi inaalala namin, katulad nitong tinapay na to, isang tinapay to, kasi gusto namin, isa rin kami. Kaya kung meron sa inyo dito na hindi nagpapatawad, hindi ka nagkakaisa, hingin natin ng tawad kasi kasuhin natin. So merong unity sa body. Because there is one bread, there is one body. May effect yung one bread towards unity. Kaya disagree ako yung maraming putol-putol na. Mas maganda gumamit ng one bread na yan, symbolizing na we should be united as one body. Peacemaker. So yun. Pangalawa, yung body ni Jesus Christ broken for us. Nire-remind tayo na inako niya yung lahat ng sakit natin.
Eh, during the Lord's Supper, sinasabi ko, pag mag-partake ka, kung meron kang, pagkatapos mo na confess yung kasalanan mo, kung may sakit ka, magtiwala ka na pag-take mo, gagaling ka. Yung ginagawa ko yun, sabi ko, sino sa inyo gumaling? At least two, one or two, magtataas. May healing pa. So, advantage ng pag-inawa yung Lord's Supper sa bahay-bahay ng ganun, pag may non-Christian, nakikita lang power of God. There is healing nangyayari habang sumasama. Siyempre, magkukumpulan sila. Eh sabi doon, they continued steadfastly in the apostolate, the breaking of bread, and prayer. And the Lord was adding to their number daily those who were being saved. Kaya kung lagi sila naglo-Lord's Supper gabi-gabi, tapos nare-remind sa death ni Jesus Christ, pag may non-Christian doon, nagugulat siya, may gumagaling, tapos sa papaliwanag na matay niya si Jesus Christ, binusan ko para sa kasalanan, napapaliwanag ng Samaria, walang Bible pa sila noon. Patanggapin nila mabago, kaya nadadagdag. Daily. Ayun ang power ng Lord's Supper. Siguro yun lang focus ko, hindi pa masyado sa cover. Kasi, evangelist ako. Lahat ng pwede magawa para mag-evangelize, gusto kong, kaya may bias ako doon. Pero, kung titignan nyo maigi, ang isang cause ng growth, ang ginagawa nila ng regularly, is the Lord's Supper. Ito bale, bilang pag magiging member siya, alam niya, ang isang ginagawa ng church, yung Lord's Supper. Paalalahan ng Panginoon sa kanyang hapunan. Okay? Dalawang lesson niya kasi I feel na lang dapat ito. Tapos, makisama sa bahay dalaginan. Noong nagkaroon ng cell growth sa preaching sa Pilipinas, lahat ng churches nag-cell sila. Pero hindi lahat ng churches nag-grow. Konti lang. Kaya lang, binili ko lahat ng libro ni Ralph Nabor. Ang isang element sa cell na hindi ginamit masyado sa Pilipinas, yung sponsor-sponsee. Pag ito cell group ko, i-ensure ko na bawat member mayroong mag-aalaga. Ang maganda mag-aalaga dyan, ganito. Kung ako mayroong anak, kunyari anak ko kayo, siya pinakamatanda. Tapos mga bata. Di ba minsan, pag kaya na niya mag-aalaga, pagkakatiwala ko sa panganay na pag-aalaga ng mas bata. Yes. Kahit hindi pa siya ng anak, hindi pa siya naging tatay, pwede na siya mag-aalaga ng bata. Ang power ganito. Dati ang training ko, tuturo mo munang mag-witness bago tumuro mag-follow up. Ang magandang turo ni Ralph Nabor, bago pa siya mag-witness, turuan mo na mag-follow up. Kasi sa physical family, tuturuan mo muna yung bata na 3 years old, 5 years old na mag-alaga ng 2 years old na kapatid niya. Hindi mo siya tuturuan mga anak. Tuturuan mo muna siya mag-alaga. So kaya dito, dalawang bagay na-emphasize. Importance of house of prayer. Tsaka pangalawang importance, yung sa sponsor-sponsor. O normal tinatawag nung pa, navigators, discipleship. Kaya lang tanong, halimbawa sa church nyo, bawat isa ba na dumadalo doon, meron na nag-aalaga? Dapat meron ganun, older brother. Ang tawag ko doon, taga-alalay. Ang advantage ng alalay, sino mas mataas ang posisyon, yung taga-alalay o yung naalalayan? Sa Tagalog na term. Yung naalalayan. Okay? Kaya anong nakokunod doon? Servant leadership. Na yung nag-aalalay, servant siya. Hindi mataas ang tingin niya, hindi siya master, kundi alalayan niya. Pero kung tutuusin, mas malaking tulong na gagawa niya, isang inaalalayan lang. Sa world kasi, ang taga-alalay, mababa. Pero dito, kaya yun ang point term ko lang. No? So pagkatapos niyan, makikita niya ang importance ng discipling another. So by this time, pwede na siyang simulang in-encourage na a-assign. Even before the time, by demonstration, pwede, nangyari, ganito kanina. Si Danny, sharean ko tumanggap. Yung mga anak niya, napatanggap. Tapos yung mga anak niya, nag-imbita ng mga kaibigan. Kung na-imbita ng mga kaibigan, medyo huli na, yung mga ibang lessons, a-assign ko siya na i-go through yung na-miss niyang lesson. Di ba? So that way, pag siya nag-go through ng lesson na na-miss niya, anong advantage yun? Sa kanya, mauulit. Magiging deeper ang conviction niya. Eto, natutulungan pa. Tapos bawas pang oras ko. Kaya advantage ng sponsor-sponsee. Tutulungan, magbigay mo hanggat maaari yung mga disciple mo ng responsibilidad sa pagtulong sa kingdom. Yes. So, ito. So, ang isang growing church, we can expect din, habang lumalago yan, may mga assignments lahat yan. Hindi lang yung cell leader ang may trabaho. Maganda, magpo-focus lang siya sa tatlo doon, tapos yung tatlo, kung sinong tingatlo. In fact, ganun ang tinuturo sa... Okay ba? No question? Sige, tuloy natin. Next, ano dyan? Magbigay sa ikapo. At ito sabi ko, baptismal class yan. Okay? Sa susunod na linggo, ay, wala ata. Hindi ko ata nalagay sa pag-iipo ko. Baka wala. Ito sa pagbibigay ng ikapo,
Ito yung ang pinaka key summary dito, ganito. Naniniwala ako na dapat ang tithe bibigay sa workers. Kina-challenge ang ilang teacher dyan, mali daw. May mga Christians na naniniwala na hindi na tayo under the tithe. Kaya lang, sabi ni Jesus Christ, kaninong mukha to? Kay Caesar. Ibigay kay Caesar na kay Caesar ang sa Diyos, sa Diyos. Sino kausap niya? Diyos. So, naintindihan niya kung anong sa Diyos. Sa Old Testament, sabi ng Lord, the tithe belongs to me. I give the tithes to the Levites. So, inutos si Jesus Christ, give the tithes to God. Kaya under, yung kinakailangan para natin sundin ng tithe. Okay? Ngayon, kaya dito, binibigyan kong tiyan na, kunyari, baptismal class. Malaman niya, 10% na dapat ng income niya bago siya maging member ng church, bibigay na niya. Kaya nga, proposal ko kay Pastor John, kasi wag mo daw pa utangin ng kapatid mo. Pag naging member, evidence ng membership, committed sa tithe, kahit hindi na magbigay ng tulong sa cooperative niya, mas malaking tithe. Kasi magagamit pa yon sa mga workers. Okay? So by this time, sa pag naturo na dito ang baptism, pwede ang schedule yung baptism ng ano. Pag naintindihan nila yung commitment, anong pinaka responsibility ng ano dito, alam niya, sasama siya sa Lord's Supper, alam niya, magta-tithe siya. Ako niyo? Alam niya, dapat may nagdi-disciple sa kanya. Kasama siya sa isang cell group. Pag committed na ganon, you have good membership na. Ha? So, after nito, sinasuggest ko, another, actually, kung mapupunan niya, puro ika-6 na linggo, meron ko ginawa dito. Session na kami. Dito sa mga lessons to, ang suggestion ko, binilang ko rin yung 16 weeks na target sa cooperative. Kung gagamitin sa cooperative, ang suggestion ko, after nung baptismal lesson, that's the 15th week, 16th week, magkakaroon another retreat. Doon tatapusin yung rest ng schedule. At during that time, kasi 19 nila yung baptism na ganun, pwede nang i-baptize yung magiging member. Tapos yung nag-member na naman, commitment na siya sa tithe, kung gusto niya magsunod ng business, kailangan pa niya ng pondo, pwede na siya pautangin na walang interest na. Kasi member na siya ng local church eh. May continued na pagtuloy sa kanya. Okay, mali na ba? Ano question? Okay. Ang susunod dito, ng after ng baptismal baptism niya, ito, magpakalakas sa Panginoon. Ito, gagawin natin. Okay? Yung ilang isang portion dito. Cut muna. Ayan, sige. I write to you, young men, because you're strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Ito, ma-overcome niya ang wicked one. So, ano mga lessons na related doon? By this time, nabaptize na siya. Tama? So, isang responsibilidad niya as a member of the local church ay tumulong din sa pag-share ng gospel, pag-follow up. Kaya ang unang lesson dyan, maging taga-alalay ka rin ng ibang tao. So, papakita ng motivation dito. Mamotivate siya mag-follow up. Sa 1 Peter chapter 5, pag mag-follow up ka, pag mag-follow up ka sa 1 Peter chapter 5, meron kang possible reward pag naging faithful ka. I urge you, elders, as a fellow elder and witness of the sufferings of Christ and of the glory that is to come, shepherd the flock of God, not out of napipilitan, but doing the will of the Lord from the heart. When the chief shepherd appears, you will receive an unfading crown of glory. So yung motivation na yun, para ma-motivate siya, makakareceive ako ng reward pa lalo. Una yung reward na sa evangelism, tinura, dito reward naman sa pag-disciple. Ayun ang motivation ginagamit dito. After noon, sinong gusto mong ipa-follow up? So, sasabihin dito, kung meron sa church na hindi pa na di-disciple, assign mo na. Doon pumapasok yung administration ng local church. Kaya advantage, body. Pag mag-isa kami, saan mahirap mag-disciple. Yung isa kong kaibigan na mag-inis ng discipleship sa campus ko, Sid, talagang in-organize niya. Nire-restructure lang niya, dumadami yung church. So, in the same way, ganun din. Baka may kinakailangan lang kayong pabantayan, may mga problema kayo, baka na-assign yan, restructuring ng discipleship to make sure everyone is being taken care of. Ito, lesson ko to motivate them. Okay? Next lesson, ito gusto kong i-demonstrate sa inyo. Okay? Pasaganayin ang salita sa inyo. Okay? Dito sa lesson na to, tuturuan mo na siya mag-quiet time. Ito, magkakaroon tayo ng pause, even sa video, po-post mamaya, at magpa-practice kayo na mag-quiet time, merong
lesson plan ay yung form dito na pwede natin i-fill up. Okay? Ngayon, gusto ko lang i... Sa pag-go through nito, binabasa ko lang ito pag nagtuturo ako. Yung mga paliwanag sa kanila na tignan. Gusto natin maging katulad ni Ezra. Ezra, he determined and started to study the law of the Lord, to practice it and teach it in Israel. So, objective sa tuturuan, to study the Bible daily, practice it, live it out, and teach. Sa Campus Crusade, nung time na nandun ako, merong isang by the grace of God sa akin, maliban sa akin, na meron siyang daily, pag nirecord, daily nag-study siya. Yung iba, once a week. Pero sa akin at sa kanya, beneficial na daily study of the Bible. Yung mahirap to, yung matagal na oras. So ganito ang gawin ko. 1979, tinanggap ko si Jesus Christ. At nabalitaan ko doon na ginawa ko noon, kung anong interest ko, basahin ko yung Bible tungkol doon, punta ako sa Back to the Bible, maghiram ako doon, dati nakakahiram, tapos pag may maipon ako, yung tatay ko galit na galit, mambabay ka, puro Bible na lang, kaysa Bible, ito, 50 pesos. Nakita ang 50 pesos, kinuha ko. Bilo ko naman, Christian. Kaya kung anong interest ko, kung interest ko, evangelism, lahat ng libro sa evangelism, hiramin ko. Pag may pera, bibilin ko. Lahat ng libro sa quiet time, babal. Ganon. Di, ang quiet time ko noon, walang direksyon. Pero daily, nagbabasa ako ng Bible. Nung nabasa ko yung libro ng Navigator, sabi, tinuro doon, remind ako, all scripture is profitable. Kung all scripture profitable, dapat babasahin ko mula Genesis hanggang Deuteronomy, ay, hindi lang, Genesis hanggang Leviticus. Hindi, hindi, lalabas pa doon. Hanggang sa dulo, appendix. Diba? Concordance. Hanggang Revelation. So I decided to read the Bible daily. Sabi nila, pag 3 chapters a day daw, matatapos mong buong Bible. Ginawa ko yun. Pero sa 3 chapters na yun, minsan magbabasa ko, walang message sa akin, walang dating. May ginaya akong pastor, no Bible, no breakfast. Kaya lang, walang nangyari sa akin. Babasa, walang nangyari. Binago kong rule, sabi ko, no message, no breakfast. Nung babasa ako until may message. Minsan, magbabasa ako, mayroong message kagad, sulat ko kagad. Minsan naman, walang message. After hours na ako nagbabasa, so no message. Basta ang intention ko, I read the Bible to apply it daily. Okay? Ngayon, dumating ang time na after 1 month, may nakita ko noon na planner, hindi ko nagagamit. Ginawa ko yung daily planner, nire-record ko doon, read, Genesis 1 to 3, favorite verse, Genesis 3:16, kukopyin ko lang. Ginawa ko yung for a month. Di everyday meron ako naka-record na favorite verse. After some time, sabi ko, parang bitin. Siguro maganda, pipili ako ng pinakamagandang verse throughout the week, tapos lalagay akong interpretation, tapos lalagay akong application. The second week, napakaganda na natutunan ko. At hanggang ngayon, tanda ko pa. You see, galing ako sa pamilya ng mga kapatid ko, puro itong babae sa lalaki. Maaga nag-asama lalaki, kaya puro babae ang kasama ko. Papakinggan ko sila kung paano kilitin nila ang gunong gusto nila sa lalaki. Kung paano mambola. At dalo, natuto ako mambola noon sa mga babae. Pero naging Christian ako, all things pass away. Mula na naging Christian ako, hindi na ako mambola ng hindi Kristiyano. Kristiyan na lang. Sample, isang member ng church ng ganon. Dalawa, sabi ko. Sabi naman, Jun, bakit ka nagpapapalit dyan? Eh, kakakolekta lang doon. Sabi ko, walang maganda doon. Alis na lang, ganon. Simple lang naman na flattery. Tapos another time, yung mas maganda doon, nung hapon, wala siya. Sa umaga kasi. Sabi ko, kinasal na si ganito ha. Ha, ganun ba? Nung naglalakad nga si ganito, tsaka si ganito, sabi ko, sana kami na doon. Yan, sanggala. Well, pag ganun lang naman, hahaging. Then, umabot ako sa Psalms noon. So meaningful yon, kaya ang application ko, I will memorize. Ganito sabi, help, O Lord, for the godly man ceases to be, for the faithful disappear from among the sons of men. They speak falsehood to one another, with fluttering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all fluttering lips, the tongue that speak great things, so have said, with our lips we will prevail, our tongue is our own, who is Lord over us. Kaya pagkabasa kong ganun, ang ginawa ko, minarkahan ko. Tapos kinopya ko yung verse. Tapos nilagay ko interpretation. Sabi ko, I've used flattering words in talking with my crushes so that I can satisfy my pride. Nilagay ko pride kasi tingin ko may crushes sa akin. Disillusionment siguro ang palagay niyo, pero pride ang nilagay ko doon. So that the Holy Spirit will always remind me, I will memorize Psalms 12:1-4. The final Sunday, nakita ko yung babae, yung mas maganda. Sabi ko, pagkakita ko sa kanya, kausap siya ng mga kaibigan niya.
So, ginawa ko. Pagkakita ko sa ngayon, sabi ko, help for Lord, food ka lumayan, sis, dito for Lord, food, sabi ko, kung nasasabi. Naalala ko na yung verse. Memorize ko eh. Tinyayayan pa kayo. Tapos, lapit ako ngayon, sabi ko, excuse me, pwede ka makausap? Tapos, yung mga kaibigan niya, ang babae, shhh, alisan sila. Kala nila, magtatapat na ako. Tapos, sabi ko nga, alam mo, kasi, meron akong navigator verse pack na rin yung nakita niya. Pinakita ko sa nga, kasi ito, tatanda mo last time, flattery yun eh. Ito yung verse na minemorize ko, sabi ko, ah, ganun ba? After nung pag nagkita kami, nagbabatihan kami. Pero nabawasan yung flattery ko. Kaya anong punto? All scripture is profitable for reproof. That the man of God may be adequate, equipped for every good work. Okay? So dito sa material na to, nandun yung portion ng tungkol sa, sorry ah, sa, ah, gusto ko ganito gawin nyo. At kayo rin dyan sa video, merong portion dyan sa inyo na patnubay sa pananatili kay Jesus. Gusto ko gawin nyo, Romans 12, basahin nyo. Tapos, pagbasa nyo sa Romans 12, then gagawin din natin ngayon dito yon. Markahan nyo yung favorite version, yung pinaka-nakapag-struck sa inyo. Okay? Tapos, lalagay nyo yung interpretation nyo, natutunan ko, tapos yung application gagawin ko. Okay ba? Ah, sige. Bago yon, papanalangin natin. One. Dito sa susunod na lesson, manalangin sa kaparaanan ni Jesus. Nagkaroon ng study dito tungkol sa Lord's Prayer. Tapos ang action point doon, bibigyan ng opportunity yung mga binabible study natin o tinuturuan natin at that time na magsimulang manalangin. For example, dito sa kanan, maglaan ng ilang minuto ngayon na purihin ng Diyos sa alam mong mga katangian niya. Halimbawa, sabihin mong ganito, Ama, ikaw ang hari, nasa iyong kapangyarihan, kapuri-puri ka. So, bali ganito ang gagawin natin. Magpa-pray tayo sandali, isipin niyo kung anong katangian ng Diyos, tapos sabihin niyo lang sa Kanya, ayun pagpuri sa Kanya. Anong katangian ng Diyos na alam mo? Sabihin mo sa Kanya, Ama, salamat po, ikaw ay ganito, ikaw ay ganito. Okay? Titingnan natin kung sino ang Diyos na ating pinagsindihan. Okay, manalangin tayo.